Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Pei Chang. I'm a prone Japan, kabayan, cancer. This reading is for you. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok niya. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakakatabahan ninyong mga comment, nakakatabahan ng puso. Keep comment lang, mga kabayan. Ang inyong energy is naiwan dyan, pati pangalan niyo, binabasa ko, makaresonate lang kayo sa ating reading. At syempre, maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto po talaga na energy nyo lang ang gusto nyo makuha natin, nasa baba po ng video to how to contact me sa personal reading. This is a general reading, kabayan. Kunin mo lang sa iyo at itapon ang hindi naman para sa iyo. Maaring ito is a vice versa, maaring energy mo. Energy ng person mo o energy ng malapit sa puso mo. Maaring ito is nangyari, nangyayari o mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan ng isipan. Tandaan nyo, hindi nyo ito personal reading, okay? Okay, may mga bilak na kayo, no? May tao na natatakot sa'yo, gusto ka niya kausapin. Nagpaplano siya. May pinaplano. Or ikaw ito, no? Sa nakita ko dito. Or you're planning something. Parang naghihintay ka pa? Naku, naghihintay ka pa ata dito. Iba dito, nagpaplano to travel, nagpaplano ng bagong work or bagong o ng nagkaplano ng pagbabago sa buhay sa nakita ko dito, no? May gusto kumontak sa'yo pero natatakot siya. Hindi niya alam kung ano yung magiging kalalabasan, no? Tingnan natin. Meron ka naman mga ideas na mga gustong gawin, no? Sa nakita ko dito. May mga biglang mangyayari sa'yo. O, tingnan mo, oh. Tatlo yung ace mo, oh. Mag-umpisa ka ba na ano? May umpisan ka raw. Project? Business? Work? Diba dito mag-umpisa ng... Ah, okay. May pinaplano kayo, no? Seven of Wands. Magiging busy kayo, no? Magiging busy na iba dito kasi may mga gusto kayong gawin na nasaan, may mga ideas ako na gusto nyong gawin. Maaring a new job, new work, new business, or kung ano mga ideas yan, you need to for sure itong situation na to. O mga pagkakaperahan, no? Sa nakita ko dito. And then, you're entering a new life sa buhay mo, sa nakita ko dito. Malaki o malit man yung business na ano mo, or ano mga ideas na yan, you need to for sure ito. Yun, kailangan mo rin daw na mag-concentrate dito and magkakaroon daw ng mga achievement, abundance, prosperity, and then victory and success dito sa sitwasyon na to, no? Excited to for sure ito. This is a breakthrough o itong kung opportunities man ito, kung ano man ito, kailangan mas magandang good kung gagawin mo siya, no? Magiging maganda yung resulta niya kasi nakita ko na magiging busy ka, no? And also, we have the Wheel of Fortune, no? Tingnan mo when you are the Chariot. Pagpunta ka na talaga sa panibagong sa iba, no? Sa nakita ko dito. Maglalabas ka doon ng pera or may tutulungan ka, yun. Talagang good karma, good fortune, kung ano man ito, you need to for sure itong situation na ito. Tiga lang ah. Wala, pumaliktad oh. Bakit po? Wala. Ah, okay. Ibig sabihin, anak, huwag yan. Hindi yan. Ano, masisira. Masisira po. Yan, akang, akang, akang. Akang yun. Akang yun. Sorry, wala. Talagang may tao na nagsobrang nagsinungaling sa iyo, no? Sa nakita ko dito. Hindi siya naging totoo, hindi siya naging fair, no? Sa nakita ko dito. Hindi siya naging patas sa iyo as in I don't know why, pero nagbigay siya ng stress sa iyo, no? Or maari din naglabas ka ng pera nang dahil dito. Kung hindi ito sa ano, sa
sa ano, sa trabaho, sa relationship, ano, sa nakita ko dito. Tingnan natin. Pero palook to the future, katingnan natin. Bakit, ano ba pong, dapat ko malaman dyan eh. Naling lang ka ata nito ah. Karoon ng separation. Bakit po ano yan? Ay? Wala na. Ay. Okay. Nandito ka sa sitwasyon mo ngayon na parang nagsisinungaling ka natin sa sarili mo na hindi mo alam kung paanong plano, paano mag-start. Hindi mo alam, parang naghihintay ka pa sa nakikita ko sa'yo. Nagkakaroon ka ng self-doubt o nagkakaroon ka rin ng lack of trust when it comes to yourself. Nadya-judge mo na yung sarili mo or nadya-judge mo yung person na nagbigay sa'yo ng stress, no? Andun na rin yung nagkaka-doubt ka sa sarili mo and then parang kasi may nakita ko dito na tao na parang ayaw, hindi ka na nag-put boundaries eh. Parang ayaw mo nang lumaban sa, ayaw mo nang manindigan. Ganun ang nakikita ko sa'yo. Nakikita ko burnout and drained ka. Parang ina-admit mo na lang natalo ka. Kasi yung lungkot at sadness mo na nandito. May binibigay ito sa'yo ang taas sa intuition mo, hindi mo pinakikinggan ang sinasabi dito. Pwede ko bang malaman siya sa ano? Lalalala. Ay? Oh my God, bakit ganito? Ano mo? Nakikita ko dito, no? May tao dito na, I don't know, may tao na gumamit sa'yo. Someone is using you. Parang ano siya, hindi ko alam kung related ang money dito, ha, or sa business man to. No, may tao kasi ako nakita na parang, ano, manggagamit. Tao na a friend or karelasyon mo itong tao na to or asawa mo, no? Sa nakita ko dito. Okay, naloko ka sa pera? Naloko ka sa business? Naloko ka ng karelasyon mo? Kasi may tao dito na ano eh, na corrupt eh. Disloyal. Hindi ko alam kung may trabaho siya o wala sa nakita ko dito. Hindi ko alam kung ikaw to ha. Hindi ko alam, basta wala siyang ipon, parang didikit siya sa tao na alam niya na mapapakinabangan niya. Alam niya na may mahihita siya. Siguro gold digger siya, ganyan. Ito yung tao na may pagkaiba dito, siguro materialistic itong tao na to. Wala tong awa. Unfaithful eh. Wala siyang pakialam kung sino yung masasaktan niya o masasagasaan niya. Iniisip niya lang yung nasa isip niya at yung gusto niya o yung ninanais niya. Yun ang nakita ko. Hanggang dun sa, siguro ito yung nagsisinungaling na to. No? O maaari naman nawawalan ka ng tiwala sa sarili mo to start a new business o new work man yan. Kasi wala ka ngayon sa nakita ko. Kasi hindi mo alam kung paano mag-start. Kasi, hindi, I don't know, parang ginakita ko. Baka gipit ka sa pera, ganyan. O kaya naman, yung iba dito,
Maaring may gusto kayong pakasalan o may tao na gustong pakasalan ka pero hindi siya ganun stable. Kumbaga wala siyang mailalabas, wala siyang ano. Oh, ikaw ganyan. Bakit ganito to? Nandito ka na, nandito ka sa part ng buhay mo na ang dami mong sinuong na battle or you have a deep wounded na naranasan sa buhay mo. Nagkaroon ng mga pagsisinungaling when it comes to a money, nagkaroon ng mga hidden when it comes sa'yo, yan, sa katrabaho, sa karelasyon. Andun yung nakita ko naman matulungin ka. No? Sa nakita ko dito. May mga situation ka na hindi mo pa talaga totally kayang kalimutan or bitiwan sa buhay mo. Sa nakikita ko dito, no? Yan. May nakita rin ako na tao na sakim dito. Sarili lang niya, iniisip niya. Yung ba dito nagsisave ng money, ano? Sa nakita ko dito. May mga tinutulungan din kayo sa nakita ko. Or may mga lumalapit at humihingi ng payo sa inyo o humihingi ng tulong sa inyo. Kasi nakita ko may mga natutulungan ka ng ibang tao. No? More in it. Oy, malakas ang intuition nyo. Iba dito, malakas yung instinct nyo. Gamitin nyo yun, no? Kasi yun ang makakapagbigay sa inyo ng, ano, ng direction sa buhay. May tao dito, dalawa, hindi ko alam kung dalawa ang, may tao na dalawa ang naa-attract sa'yo. No, hindi ko alam kung dalawa naging karelasyon mo o may bago ka na talaga, o may dalawa talaga nang liligaw sa'yo. Yung nakita ko dito. Yan, yung isa babaero, lalakero, hot temper. Yung isa more on love ang nakikita ko dito. Siguro yung more on love is a new love, no? Tapos yung isang babalik na ano, pareho silang may attraction sa iyo, eh. No? Nagiging misteryoso ka sa kanila, sa kanilang mga paningin. Yan. And then nakikita ko rin na when it comes to sa collaboration o pakipag-partnership, kung trabaho man ito o sa o kung business man ito, trabaho or gagawin mo pa lang. Ingat, ano, kasi parang baka sana hindi ka madaya, no? Sa nakita ko dito. Okay, if ever na dalawa yung ano mo, no, nalilito ka, no? Nalilito ka kung sino yung pipiliin mo dito sa dalawang ito. Yun ang nakikita ko, eh, no? Kasi nagkaroon din ng separation, ibig sabihin, there's a new love ako nakikita sa iyo, no? And then, ano ka, attractive ka sa nakita ko dito. O may nagiging crush ka na, o ganyan. Or vice versa ito, ha? Yung mga biglaan na mangyayari na maaaring may makilala ka na tao o ano man yung biglaan na yung nakikita ko sa iyo. Siguro mag-heal ka muna, no, sa nakikita ko dito kasi andito yung may mga bigla ang mangyayaring magdi-distance ka. Maaring masaktan ka, may mga situation kasi ako nakikita kayo na nagtitiis ka, nagtitimpi ka, hindi mo alam kung saan ka pupunta, hindi mo alam kung hindi pagsisiyasat, bakit nangyari, ano dapat gawin. Sinisiyasat mo yung sarili mo, nagiging patient ka. Actually, hindi mo alam kung pagriritiro ka, hindi mo alam kung paurong-sulong, ganyan, kung mag-i-withdraw mo yung sitwasyon na to, yan, to move on, yung mga ganun sitwasyon nakita ko dito. Pero nakita ko, hindi ka na rin masaya, no, sa sitwasyon mo dito. If ever, may mga magaganap na situation na pagsisisihan mo. May mga changes or bigla ang mangyayari na hindi mo aasahan na bigla na lang siyang mangyayari. May mga bigla akang maaalala, namimiss, ganyan. Nakita ko dito, mga regret, disappointment, mga maaring may mawala o may mawawala, ganyan sa nakita ko dito. Magkakaramdam ka rin ng sadness and loneliness sa nakita ko to. Ay, hindi pala ito dito. At hindi yan.
ano ba to? May mga party ka ng buhay mo na parang gusto mo mapag-isa muna. Kasi gusto mo mag-isip-isip. Parang hindi ka pa nakaka-move on sa nakaraan. No? Parang naghihintay ka pa rin eh. Wow, Ace of Swords uli oh. And the Sun. Kung ano mo itong gagawin mo, sa nakita ko gawin mo siya. Kasi, nakita ko na magiging masaya ka dito. Ayan oh. Yung ideas na to. O kaya ba dito, tinapos na rin nila yung nakaraan, no? Sa nakita ko. Kasi nagkaroon na ng mga happiness or nagkaroon na ng panibagong buhay o panibagong mundo dito ang tinatakbo mo, no? Sa nakita ko dito. Kumbaga, nagkaroon na ng mga revert, nag-start na ng new life, nilet go mo na, naka-move on ka na. Maring may tao siguro na nag-alok sa'yo ng kasal. Ala, nito anak. O kaya may tao ka nang minamahal sa ngayon. Anak, yung popo nyo naman. Ano ba yan? Nandito kasi sila sa taas ng camera. Dalawa sila. Yun ang nakita ko, no, mukhang, oo nga, mukhang baka naalok na kayo ng, ano, new love or married, no, dito, sa nakita ko dito. Mukhang magkakaroon ng happiness na sa inyo. Iba dito, may bigla ang shipment o may malaking pagbabago. May mga ma-achieve kayo na magaganda sa nakita ko dito. Tsaka, iba dito, baka may travel kayo, no. Para may bigla ang travel ako nakikita sa inyo. Or makaplano ka na siguro. Nagkaroon na ng mga transformation, may nag-end na totally, no, may nag-end, may inaayos daw kayo sa ngayon, parang may pagsasaayos o nag-adjustment, there's an adjustment ako nakita rin sa iba dito, no, may door na nag-open na para talaga sa iyo, ibig sabihin yung the past talaga na situation, hindi talaga para sa iyo yun, kaya rin yun siguro inalis sa iyo, and then yung ngayon na dumarating at parating na ito, is yun talaga ang para sa iyo, no? Oo. Magkakaroon ng mga achievement, harmony and peace, no? Sa nakita ko dito. Magiging masaya ka na. Now, we have the Ace of Cups. Yan, there's a new love, no? And the Ace of Cups again. Ibig sabihin, magiging masaya ka na. No? And tamo, we have the Nine of Coin and the Ace of Blade and the Fool. Wow! This is the start, a new beginning sa'yo, no? Sa nakita ko dito, ang ganda ng pasok sa'yo, no? May mga, kung it comes to kaperahan, yes, meron pong darating na wealth sa inyo, no? Bakit po? Wala ba kayong ano? Oh, God. Okay. Nahirapan kayong ano? Nahirapan kayo sa money? Nag-reverse. Oh. Nagkakaroon kayo ng mga situation ngayon na sobra kayong nade-depress. No, sobra kayong nawawala na kayo ng pag-asa. Nali-let down niya na you are in a dark when it comes to money. And then yung parang wala kang talagang pere. Maaring wala kang trabaho, wala kang pera, short ka sa money, lack of money ka, shortage ka sa money. Nagja-jungling ka when it comes to money, no? Sa nakita ko dito, or sa trabaho mo. Andoon yung sobrang negativity or nagkakaroon ka ng insecurity, no? Or maaring nagkakaroon ng despair when it comes to a relationship o sa katrabaho mo. O sa trabaho mo dito, no? Hindi yung nakakaramdam ka ng nawawalan ka ng lakas o tibay ng loob sa sarili mo. Minsan nagdududo ka na sa kakayahan mo. Parang wala naman nangyayari sa akin. Na blessing. Hindi ka makapag-isip ng mabuti, no? Wala. Hindi ka makapag decisions in life to move on. Sa nakita ko to, if ever na ito is a new love, parang handun din ikaw sa situation na hindi mo alam ang gagawin mo. No? Parang sa naramdaman mo siguro, itong tao na to, hindi naman ako binavalue. Dapat ba bang mahalin ko ito? O dapat ba bang
mag-stay ako. Ganun nakita ko. Para na hindi na nagtutuloy. Ano bang meron at ano bang wala sa akin na hindi niya nagustuhan? Yun ang nakita ko. Kaya nagkakaroon ng mga depression, nagkaroon ng pag-iisip. Totally hindi ka pa nag-heal. Or you need to heal. So nakita ko, mas mahalin mo siguro ang sarili mo, no? Kasi more in, ano ka talaga, use your intuition, listen to your inner voice. Pag-aralan mo lahat ng sitwasyon na darating sa buhay mo. Kung kailangan mo mag-put boundaries sa sarili mo, mag-put boundaries ka. Protektahan mo yung sarili mo, depensahan mo yung sarili mo sa mga tao na pwedeng magbigay ng sakit sa iyo, no? Pahalagahan mo yung sarili mo. Kasi ikaw lang din ang makakatulong sa sarili mo. May mga situation ka na ini-evaluate, eh. May mga situation ka na back and forth na nararamdaman. As in, nagkakaroon ng mga multitasking dito sa iyo, no? Sa nakikita ko dito. Bibi, punasan ni mami to. Ay, stick pala to. Siguro this is the time na kailangan mo nang mag-awaken eh. Sa nakita ko, yung iba dito, no, ano, yung iba dito, nagkaroon ng, ano, spiritual awakening. Ano, ibig sabihin, more on lumakas yung instinct nyo, lumakas yung intuition nyo, mas nalalaman nyo, mas nabibision nyo na yung situation. Halimbawa, yung nakita mo pala yung tao, alam mo na yung gagawin niya, talaga niya ipakay mo. Nakakilala mo na siya more. Hindi pa siya nagsasalita o sasasalita niya pa lang, alam mo na yung ugali niya. Parang ganun, parang may mga tao na nag-enlightenment no, nagkaroon ng mga pagbubukas ng kanilang mga spiritual no, sa nakita ko dito. And then nakikita ko rin dito sa'yo, may mga biglaang mangyayari na hindi mo aasahan na malaking pagbabago when it comes sa ano mo, no, sa kaperahan mo rin. Yun. Mm-mm. Kasi if dito, wala kang pera eh, no? As in, I hope may trabaho ka, no? Kasi iba parang hindi ko nakita na stable kayo. No? Siguro this is a time na kailangan ang daming energy. Siguro it's time to awaken, no? Sa nakita ko dito, kailangan mo i-change yung mga decisions in life mo. Sa nakita ko, hindi ko alam kung ikaw is naloko o na-scam, no? Maaring nagkaroon din ng lokohan when it comes to a money, no? Sa nakita ko dito. Matuto ka sa nakaraan mo, no? Matuto ka. Huwag kang magpaloko. It's time to let go the past and it's done. It's over. Kasi hindi mo pwede magstay sa problema. Hayaan mo lang siyang dumaan sa'yo. Transformation and life-changing sa mga decision, no? Be aware din. Use your head when making a decision. Sa nakita ko, lakasan mo ang loob mo, tapangan mo ang loob mo. No, sa nakita ko dito. Nakakaisip ko kasi ng negativity, no? Sa nakita ko dito, nawawalan ka rin ng pag-asa. Feeling mo, biktima ka, no? May mga biglaang mangyayari din na hindi mo aasahan. Na, oh God, talaga. Bigla ka masasaktan. Maari may magsasalita sa iyo, may tao na magsasalita sa iyo tapos masasaktan ka. Pwede ko bang malaman? Ano po yung ano? Ingat talaga sa kaperahan ha. Maaring may bigla, kung wala kang trabaho, baka biglang ka magkatrabaho. Baka biglang may mag-offer sa'yo, no? Sa nakita ko dito. Tsaka may, I hope walang, ano, no? I hope walang ma-confine or magpa-hospital or paralyze, ano? I hope. Basta whatever happen, parang may mag-aalok sa'yo ng something. Trabaho ata yun. Siguro this is the time na rin na nakita ko dito. This is a time to wake up, isettle mo yung mga goals mo, and you need to take it action din. No? Huwag lang puro isip, huwag lang puro plano. Siyempre, kung hindi ka magte-take action, hindi tayo magkakapera, hindi ka magiging stable sa buhay. No?
Bakit po? Yung iba dito, sarili lang nila, iniisip nila, no? Sa nakita ko dito. Naku naman. May pabalik. My God. Intapas talaga, ang daming nag-backstab sa'yo, ang daming nangloko sa'yo, ando yung sadness, ando yung deep wound, no? Sa nakita ko sa'yo, ang daming nag-abandonan sa'yo, rock bottom. As in, sobrang sakit ang naramdaman mo, Intapas. No? And sa nakita ko rin dito na siguro this is a time na isipin mo na rin yung sarili mo. Mas mag-focus ka, ibalik mo yung sarili mo, magpaganda ka, in-nurture mo yung sarili mo, mag-renew ka sa sarili mo. Kaso, nahihirapan kang mag-start a new beginning, no? Sa nakita ko dito sa'yo. Pero gawin mo, pilitin mo, no? Sa nakita ko dito. Kasi magiging maganda ang kalalabasan nito. Pilitin mo siya na mag-move on, no? Kasi more blessing will come sa'yo sa nakita ko dito. And then, hindi ko rin alam kung siguro iba sa inyo nananakit yung bandang likod, no? And then, sa nakikita ko rin, titingnan ko. Parang may tao dito na gusto pang itry na isa pang beses. One more chance. Kasi pabalik siya, hindi siya patingin. Hindi ko nakita na palok siya sa the future. Maring a past person ito, no? Parang babalik siya to try another again. No, kung mabubuo pang muli or maaring ikaw ito gusto mo pang i-try muli kung mabubuo pang muli yung relation niyo. Pero sa nakita ko ito, sarili lang kasi niya rin ang iniisip niya. Either ikaw or siya nagiging selfish. Nagkakaroon na rin ng mga galit o puot dito, no, dahil sa paghihiwalay na to. Hindi kayo, sinasabi rin ni Carl na hindi kayo para sa isa't isa kasi hindi kayo nagtutugma. Hindi kayo nagkakasundo, hindi kayo nagkakaisa sa mga lahat ng bagay. Ganyan. I don't know, may tao akong nakikita na nang-aangkin ng hindi sa kanya. No? Siguro, mas mahalin mo ngayon ang sarili mo bago mo unahin ang iba. Ibig sabihin, nagkaroon talaga ng mga injustice. Nagkaroon talaga ng mga hindi magandang nangyari, no? When it comes to love, when it comes to a money man yan, o sa trabaho mo man yan, sa nakita ko to, nagkaroon talaga ng mga corruption, no? Sa iba, nagkaroon ng mga dishonest, andun yung hindi naging totoo o unfair, no? Sa nakita ko. May nakikita rin ako na parang gusto niyang humigante. May makipag-usap daw sa'yo or makakasip ka ng isang message sa nakita ko to sa tao na o ikaw ang mag-message dito. Titingnan natin, ha. Minsan nandun yung ano, no, nakakaramdam ka ng moody type or you don't care na rin sa nakita ko ito. Kasi yung galit, no, sa nakita ko. Parang yung nagiging blockage mo sa sarili mo. Yung puot at sakit na naramdaman mo in the past. No, sa nakita ko ito. Yun na, ikaw, parang nahando na rin na hindi ka na parang ayaw mo na rin maniwala sa mga tao na nasa paligid mo. Nawawalan ka na ng magtiwala, parang ayaw mo na rin asahan sila, ganyan. Parang nawala. Siguro mas mahal mo muna yung sarili mo kasi ang dami na rin ng loko sa'yo. May mga naluloko talaga na ganyan. No? Pwede ko bang malamas yan? Oh my God. Iba dito, no, talagang iba dito sa trabaho, iba dito kapamilya and love life sa nakita ko dito. Talagang sobra, no, ang nangyari dito. Mga panluloko with it comes to a money. Parang ang tagal ka na rin niloloko, no, sa nakita ko dito. Nakikita ko rin dito na magkakaroon naman ng matatapos naman yung mga problema mo. Sa nakita ko, mas mahal mo lang siguro yung sarili mo. May nakikita rin ako na maaring a part of the family o malapit sa puso mo na maari siya. Hindi ko alam kung nagpapadoktor siya or there's a rehabilitation ako nakikita dito. Ingat lang din, no, yung may mga sakit sa puso, no, kung ano man ito. May nakita rin ako dito na lumalabo yung mata niya. Ingat-ingat lang din, ha?
Nagiging magulo ang isip mo, nagiging masyado ka emosyonal sa nakita ko dito, no? Ingat lang din kasi marami talagang mangyayaring hindi mo paaasahan. Makakaramdam ka rin ng pagod. Yan. Arigato namaste, God bless.